makita ka lang nilang successful. Inggit na inggit na yun, bro. Yun, yes, yun na yun. Wala ka nang sasabihin, wala ka nang gagawin. Diba? Yun na yung gante. Brother! Yun, hello. Hello, hello. Yun, sa wakas, nagkausap din tayo, kapatid. Nagkatotoo din. Carl, unang-una, maraming salamat. Thank you so much for saying yes. You know, alam ko marami kang ginagawa, but tumigil ka, you put a stop on whatever that you're doing, and you said yes to be here para makatulong sa mga tao, makatulong din sa community namin dito sa Impact Nation. So, maraming salamat, bro. Nagpapasalamat ako sa iyo ng ano, ng sincerely at buong puso. Welcome, welcome. Yes, we are live. Hi everyone. If you guys can hear us loud and clear, sabihan niyo naman kami dito sa Impact Lounge channel natin kung naririnig niyo kami. I-type niyo clear just to check in with you before we start. Again, welcome. Welcome to Impact Nation Philippines. And dito pag-uusapan natin paano natin may improve ang bawat aspeto ng ating buhay. In health, wealth, careers, or business relationships na may kasamang saya at Tito Kuela. Pasensya na dahil tito na tayo, sir. So, ipapakilala natin yung guest natin for today. It's an honor for us to bring him here in Impact Nation. So, basically, he's actually twice college dropout and former service crew. A very humble beginning which inspired me so much to bring him here that I know a lot of people would be inspired as well to take action and really embrace their dreams. His company, Team Genuine Academy, produced 40 million sales in just 6 months. And he has over around 1.3 million followers on TikTok, 82,500 subscribers on YouTube, 81,000 followers on Facebook, and has been featured in Chink Positive with Sir Chink Kitan, the new channel, together with our friend Fibo Lim and G-Fox International. Help me welcome this very inspiring young man sa Impact Lounge. Tulungan niyo ako i-welcome natin, bigyan natin siya ng warm welcome. Let's welcome our guest for today, Carl Serrano, brother. Welcome. Ayun, hello, hello. Magandang hapon sa inyong lahat. And maraming salamat, Sir MJ, sa pag-invite sa akin dito sa inyong podcast. And it's a privilege na makapag-share and makapag-inspire ng mga kapwa natin Pilipino na nangangarap na gusto magbago din yung buhay. So, salamat po, salamat. Napakaganda. Yun, pareho tayo ng mission ng nasa puso, kapatid, na tumulong makapagpabago ng buhay ng maraming tao, especially mga kababayan nating Pilipino. And as of our title, no, how to be a millionaire as an introvert, because you know, we've been doing a lot of contents, we've been communicating to a lot of people in different platforms, and one of their limiting belief actually is, paano po ako magiging successful? Introvert po ako, natatakot po akong makipag-usap sa mga tao, nagkakaroon po ako ng anxiety, natatakot po ako lumabas. We start off with, kanina nagkukwentuhan tayo, no? 2015 mo siya, parang nagkaroon ka ng conscious understanding, introvert pala ako. So, before, di ka pa consciously aware na introvert ka pala. When did you actually started hustling or working towards your dreams, kapatid? Nag-start ako November 15, 2013. Naka-save date sa akin yan. 2015? Yung day na yan. 13. December? November 15. Okay, nice. November 15, 2013. So, that was almost 9 years ago. Nag-start ako, I was 18 years old. Sa service crew ako at that time. And ang nagtulak talaga sa akin para mag-start na kunin yung mga pangarap ko sa business, ganyan, is bilang service crew, talagang doon ko na na-experience eh. Akala ko kasi dati, ewan ko kung merong katulad ko na nakaka-experience ng ganon. Nakala ko dati, basta makapagtrabaho ka, okay na. Matutupad mo na yung mga pangarap mo. Kasi yun yung same input sa atin eh, di ba? Basta same. Mag-aral ka na mabuti, tapos ka na pag-aral, magkaroon ka ng trabaho. Hindi ko makakalimutan yung excitement ko nung first time na magtatrabaho na ako, nung first day na magtatrabaho na ako. Yung excitement, tsaka yung kaba,
nasabi ko, ito na yun. Tutupad na yung mga pangarap ko. Sariling bahay, sasakyan. Doon ko unang na-encounter yung expectation versus reality. Kasi nice. Unang sahod ko is around nasa 700 pesos. Talaga namang understandable yung kasi bago pa lang ako. Trainee ako. Pero nung mga time na yun, hindi yun ang tumatakbo sa isip ko. Ang tumakbo sa isip ko, ito na yun. Kasi pagod na pagod ako, puyat. Tapos since service crew, hindi ko alam kung merong makaka-relate sa inyo dyan na yung charity. Ewan ko kung may ganun pa ngayon. Yung overtime na walang bayad. Everyday kami ganun. Hindi lang minsan everyday kami ganun. Charity. Kaya uwi ako ng bahay, pagod, puyat, gutom. So hindi ko alam kung kakain pa ba ako or tutulog na lang kasi maaga pa kinabukasan. Lalo-lalo na para doon sa mga service ko makaka-relate na yung closing yung duty mo tapos kinabukasan opening ka naman. So parang gusto na lang rin sabihin sa iyo ng manager na huwag ka na matulog, no? Wala nang tulugan, dire-diretso na. So na-experience ko yung ganun. Tapos yung unang sinahod ko around 700 pesos. Sabi ko, ito na yun. So ganito na ba yung buhay? Doon ako napatanong eh. Kaya sabi ko, hindi ko makalimutan. Before ako matulog nung gabi na yun, sabi ko, ayoko ng ganito. Gusto ko something na yung matutupad ko yung pangarap ko. Na nagtatanong ako kung ganito ba talaga yung buhay? Yan ba yung realidad? Tapos, yun, nagdasal ako ng opportunity. Sabi ko, baka meron. Baka merong way para matupad ko yung mga pangarap ko na hindi ganito. Kasi na-experience ko din yung feeling na papasok pa lang ako ng trabaho, iniisip ko na kung anong gagawin ko pag uwi. So, ibig sabihin, hindi ko talaga gusto yung ginagawa ko. And isa pa yun, introvert ako eh. Kaya madalas akong nasisigawan talaga ng manager namin na makupad akong kumilos, mabagal, kasi nag-iingat ako. Ayaw ko kasing magkamali. Natatakot ako na magkamali. Eh, ang station ko pa noon is nasa kitchen ako. Ako yung nagsasaing, ako yung nagpiprito ng fries, ako yung nagtatakal ng kanin. Yun yung station ko. And dun sa mga naging service crew even, hindi ko lang sure sa ibang fast food chain. Kasi dun sa akin is sobrang laki ng kaldero para dun sa kanin. Siyempre, malaki. So, ang bigat-bigat nung binubuhat ko, siguro kalhati ng timbang ko. So, ang payat-payat ko nung time na yun, ang bigat-bigat nung binubuhat ko. Kaya kailangan magbagal ako kasi dun sa kitchen, medyo madulas dun. Kasi hindi ako pwede magkamali. Macha-charge sa akin yun pag may natapon, pag may nasayang. So, sinisigawan ako ng manager, ang kupad mong kumilos, ang bagal, hindi man ako umiimik. So, yun yung para sa akin, naging starting point nung journey ko, papunta ng success. Hindi pa ako conscious nun about sa introversion. Hindi ko pa alam yun. Kasi 2015 ko na na-discover yan. So, yun yung start. 2 years na, no? 2 years na nakalipas. 2 years na. Ang dami nakaka-relate dito nagsasabi sa lounge natin na grabe nagtutrowback daw yung experiences nila. It may not be exactly a service crew, but maybe the hardships, yung paghihirap, yung kulang na lang sabihin sa'yo, huwag ka na matulog. Yung mga ganong experience yung mga nakaka-relate. So, meron akong mga kaibigan, kapatid, ngayon na syempre, nung naabutan nila ako, nag-uumpisa ako, nakita nila, uy, tuloy-tuloy yung pag-angat mo sa buhay, and then lalapit sa'yo, hihingi ng tulong. I guess, meron din silang turning point na kagaya ng meron ka, na dumating sa buhay nila na parang ayoko na nito ah. Parang ito pala yung, iba pala yung expectation ko sa realidad. Parang siguro nagkaroon sila ng ganong turning point. But there are opportunities opening. But siguro probably chooses sila or maybe natatakot silang mag-take action or umoo dun sa opportunity na yun. Paano ka nakahugot ng courage para i-embrace yung opportunity na nakatulong sa'yo makarating sa kung nasaan ka mga yun? Because I know there's gonna be uncertainties at the back of your head bago ka nag-say yes. Baka pumalpak ako, baka malugi ako, baka walang mangyari sa akin, baka lalo lang ako mabaon. How did you harness that courage to take the leap of faith to say yes to that opportunity? Nung nag-start ako, marami nagsasabi na sa ganitong klase ng negosyo, kailangan magaling ka, kailangan maboka ka, kailangan marami kang kakilala. Kasi, syempre, sila yung mga bebentahan mo, sila yung mga unang magiging customers mo. Correct. Diba, kailangan ma-impluensya ka daw. Lahat ng yun, wala ako. Lahat ng yun, kabaliktaran ko. Kasi nga, introvert ako nung nag-start ako. And ito yung naging decision-making factor sa akin. Mas greater yung desire ko na magbago yung buhay ko, matupad yung mga pangarap ko kaysa sa mga takot ko. Na what if mag-fail? What if magkamali? What if masaktan? Or whatever. Kasi ang nasa isip ko at that time, kung hindi ko to gagawin o hindi ko to susubukan, what if maging successful ako tapos hindi ko sinubukan, eh hindi ko malalaman eh. Pero ini-imagine ko, what if maging successful ako tapos hindi ko sinubukan? Versus what if
sinubukan ko tapos walang mangyari. Doon sa unang example, what if maging successful ako pero hindi ko sinubukan? Nag-imagine ako ng scenario. Alin yung mas greater na pain? Yung what if nag-succeed ako pero hindi ko sinubukan, or what if sinubukan ko or hindi ako nag-succeed? Para sa akin, mas greater yung pain na nag-succeed ako pero hindi ko sinubukan compared dun sa sinubukan ko pero hindi ako nag-succeed. Why? Kasi alam ko na yung feeling ng hindi nagiging successful. Alam ko na yung feeling ng pagiging mahirap. Alam ko na yung feeling na palaging kinakapos, wala nang bago. So kung subukan ko, tapos nag-fail ako, babalik lang naman ako kung saan ako nanggaling. Correct, correct. Kung saan yung feeling na walang pera, saan yung feeling na lugmok, saan yung feeling na nagkakautang-utang, alam ko na yung feeling na yun eh. Pero hindi ko alam yung feeling ng magiging successful. Hindi ko alam yung feeling na what if magbago yung buhay ko, hanggang imagination lang yung kaya ko maibigay sa sarili ko. Pero nung naging successful ako, doon ko na realize na mas maganda pa yung experience kumpara doon sa ini-imagine ko before. Mas maganda. So ang pinaka decision making factor para sa akin is mas nang ibabaw yung kagustuhan ko na magbago yung buhay. Kasi ang iniisip ko din, anong mawawala sa akin? Matagal na akong wala. Walang-wala na ako. Ano pang mawawala sa akin? Tama. Mas okay na isipin ko, paano kung magkaroon? Correct. And take note, hindi po ako nanggaling sa mayamang pamilya. Kasi kung nanggaling ako sa mayamang pamilya, hindi ako nag-service crew. And kung galing ako sa mayamang pamilya, hindi ko to ginagawa. Kasi mayaman na kami, ano, bakit pa ako magsusumikap? Wala. Mayaman kami sa utang. Doon kami mayaman. Sobrang hirap din ng mga naging experiences before kasi introvert nga ako. Yun nga sinasabi kanina, di ba? Kailangan magaling, maboka, ma-impluensya, maraming kaibigan. Wala ako nun lahat. Yeah. Wala ako nun lahat. Bilang isang introvert, siguro may mga makakarelate dito sa inyo na yung mga tinuturing mong kaibigan is yung mga taong talagang pinagkakatiwalaan mo lang. Hindi naman siguro lahat ng extrovert, no? Pero karamihan ng mga extroverts, makatanguan lang nila, kaibigan na nila yun eh. Tayo hindi. Dapat kilala natin, alam natin yung background nila, and meron tayong relationship na nabuild sa kanila para masabi natin kaibigan. Kaya ako, sobrang konti ng mga kaibigan ko. And nung nag-start ako sa negosyo, ni isa sa kanila wala namang sumuporta. Wala namang naniwala sa akin. And nung nag-start kasi kami noon, iilan lang kami. Ako yung pinakahuling nagsimula eh. Ako lang yung natira sa negosyo na ginagawa namin. Kaya andito ako ngayon. So yun yung deciding factor ko. Mas nangibabaw sa akin yung kagustuhan ko na magbago yung buhay ko kaysa manatiling mahirap ang habang buhay. So napakaganda. Napakaganda noon. Tama naman eh. No, bakit nga ba ako matatakot mawalan? Eh wala na ako eh. Di ba? Kaya nga ako nag-uumpisa. Tama, ano po ba bang ikakatakot ko, di ba? So I rather step into courage and embrace my fears and say yes to that opportunity. Curious ako, meron kang nabanggit kanina na sabi mo, yung success dati nag-upisa siya sa imagination. Ini-imagine mo siya eh, no? What if ganito, what if ganyan, anong feeling? Tapos nung nag-take action ka, tapos na unti-unti mo na siyang nararanasan, nakakamit, sabi mo, mas masarap pala yung actual. Yes, tama. Tell us more about that. So, ito yung reason kung bakit ko nasabi yun. Kasi kapag ikaw hindi ka pa nagiging successful, tapos nag-i-imagine ka ng success, usually, di ba, iniisip natin sa mga material na bagay, bahay, sasakyan, malaking savings, maraming pera, nabibili mo lahat ng bagay na gusto mo, travel, etc. So, more on ganun eh. Pero para sa akin kasi, kaya ko nasabi na mas maganda pa yung nangyari na nung naging successful ako compared sa ini-imagine ko is na-realize ko yung mga bagay na ini-imagine ko nung simula, yung mga material na bagay, yung experiences na yon, bonus lang pala yon. Hindi pala talaga siya yung true definition ng success. Bunga siya nung pagiging successful mo. Ito yung paulit-ulit ko tinuturo din sa mga estudyante ko, sa audience ko, na ang success nangyayari yan dalawang beses. Una, ikaw pa lang yung nakakaalam. Ikalawa, alam na ng lahat. So para sa akin, kaya ko nasabi na ganun, na mas maganda experiences, kasi bonus lang pala yun. Yung material na bagay, yung travel, experiences, ganyan. Bonus lang pala siya. Just imagine, bonus lang pala yun. Hindi pa yun yung success. Ang success is the person you become. O yung ikaw na nagbago. Itong mga material na bagay na ito, no? It comes and go eh. Pwedeng mawala yan, isang iglap, di natin alam. Yeah. Pero ikaw, ikaw na nabuo, ikaw na na-develop, hindi ka mawawala eh. So kung sakasakali man, huwag naman sana, knock on the wood, diba, na bumalik ka from start, bumalik tayo from start, kayang-kaya natin ibalik yung success na nawala sa atin kasi
yung mga nawala sa atin na material na bagay, is material na bagay lang naman. Pero yung mindset natin, yung skills na na-acquire natin throughout those years, hindi mo mawawala yan unless magka-amnesia ka. Wag naman sana. Wag naman na yun. Diba? Pero yun yung para sa akin. Yung the person I've become, hindi ko to ipagpapalit sa kahit na anong material na bagay. Yung Carl Serrano na nabuo, yung Carl Serrano na na-develop, yung kung sino na ako ngayon. Hindi ko to kayang ipagpalit at walang amount ng pera or material na bagay yung makakabili nito. Kasi imagine mo, yung mga material na bagay na makukuha natin sa success, pwede natin ibigay. Pwede natin ibenta. Pero ikaw, yung mindset mo, yung skills mo, pwede mo ba ibenta yan? Diba? Yung parang sa Matrix ba? Parang lalagyan ka ng USB tapos ipapasa mo sa iba? Kung pwede lang sana eh, napakayaman na natin. Kaso hindi pwede eh. Hindi mo siya mada-download. Hindi mo siya ma-upload sa ibang tao. Ang kaya lang natin gawin is i-share. Pero nasa sa inyo na yan, nasa mga tao na yan, kung seseryosohin ba nila, gagawin ba nila, nasa sa kanila na yan. So yun yung ibig kong sabihin, kaya mas greater pa yung nakuha ko compared dun sa ini-imagine ko. Mas maganda yung experience, mas maganda dun sa ini-imagine ko, yung nakuha ko compared dun sa ini-imagine ko before. So yun. I couldn't agree more with what you've mentioned about the fulfillment that you're getting in terms of helping people. When you started, when you imagine success or when you're visualizing during those times, ito na ba kagad yung binivisualize mo, yung fulfillment na makatulong sa ibang tao, or nag-umpisa ka rin na mag-visualize or mag-imagine ng mga material na bagay? No, pang sarili ko lang. Pang sarili ko talaga. Yung mga ini-imagine ko, hindi pumasok sa isip ko na tumulong sa iba nung nag-start ako. Kasi parang, yung iba kasi iniisip nila na parang merong tamang sagot sa success ba? So for example, pag mga ngarap ka, may tamang pangarap. Kasi hindi naman natin masisisi ang isa't isa kasi nga hindi tayo na program na ganito eh. Majority sa atin, hindi pinalaki na ini-encourage ka ng magulang mo sa pangarap na gusto mo. Correct. Or kung in-encourage ka man nila sa pangarap mo, dapat yung pangarap na yon is nag-agree sa kanila or okay sa kanila. Kasi kung yung pangarap mo di okay sa kanila, hindi kanila susuportahan. Diba? So, nung nag-start ako, nangarap ako para sa sarili ko lang. Ang greatest motivation ko nung nag-start ako, patunayan sa mga taong di naniwala sa akin na may mararating ako sa buhay. Yan yung greatest drive ko. And marami sa mga tao, dinideny nila yung fact na yan. And medyo nakakalungkot. Kasi ang isip kasi natin is parang selfish, di ba? Parang egotistic. Pagka ganun yung drive mo, yung motivation mo, na gusto mong patunayan sa ibang tao na meron kang mararating, parang ang sama naman ng tingnan, para kang makasarili, ganyan-ganyan. Pero para sa akin, hindi. Kasi that is your drive, eh. Yun yung totoo. At saka, kahit pa sabihin ng ibang tao na masama, eh kung yun talaga yung nararamdaman mo, eh. Diba? Kung yun talaga yung gigil mo. Kasi kung dininay ko ng dininay yun, nung nag-i-start ako, na mali yun, dapat maging mabuti sa kapwa, huwag nang isipin yung gano'n na patunayan sa kanila. I-dininay ko ng i-dininay yun, hindi ako magiging successful. And para sa akin, yung kasabihan na success is the best revenge, yung iba kasi nililiteral nila, no? Katulad nung nasa telenovela, na pag naging successful ka, kung ikaw ay inalipusta, alipustahin mo din sila. Parang gano'n eh, di ba? Success is the best revenge daw eh. Hindi. Once na maging successful ka, your success itself is revenge enough. Wala ka nang kailangan gawin, wala ka nang kailangan sabihin sa mga taong hindi naniwala sa'yo. Hindi ka literal nagaganti sa kanila. Yung fact lang talaga na umasenso ka, na napatunayan mong tama ka, napatunayan mo na may mararating ka, that is revenge enough. Kahit wala kang sinasabi o wala kang ginagawa, wala kang igaganti sa kanila. Yun, maraming tao na may misinterpret yung ibig sabihin ng revenge na yun. Nakala nila, pag inalipusta ka, alipustahin mo rin pabalik. Hindi. Kasi kapag ginawa mo yun, then you are no better than them. Diba? Kung hinihila ka nila pababa, tapos ngayon ikaw nakaangat na, ikaw naman manghihila sa kanila, wala kang pinagkaiba sa kanila. Yeah, yeah. Makita ka lang nilang successful. Ingit na ingit na yun, bro. Yun, yes, yun na yun. Wala ka nang sasabihin, wala ka nang gagawin. Diba? Yun na yung gante. Wala kang literal na ganting gagawin sa kanila. Yun na yun. Yun yung naging drive ko nung nag-i-start ako.
Kung bago ka dito sa YouTube channel na ito, pindutin mo na kaagad yung subscribe button at i-turn on mo yung notification bell para ikaw yung isa sa mga unang updated sa tuwing nag-upload ako ng mga bagong videos. Gumawa rin pala ako ng free training course kung saan itinuro ko doon kung paano nagawa ng buong grupo ko na makapag-sponsor ng 3,000 katao sa loob lamang ng 3 buwan. Ang kailangan mo lang gawin para ma-access mo ang free training course na yon ay pumunta ka lang sa website na makikita mo dito sa screen. So once again, this is your friendly neighborhood Carl Serrano. So see you next time!